Ito mga hamster, ipapakita natin ngayon sa video natin na to kung paano natin binubutas to. Itong ating lagayan ng hamster, itong bin. Okay, kasi marami nagtatanong kung paano ko daw to nabubutas na bilog. Actually, hindi naman talaga siya bilog. Mukha lang siyang bilog. Dahil hindi ko pa talaga totally master yung pagbubutas ng bilog na ganito. Ito, papakita ko sa inyo kung paano ha. Ito, ayan. Ito pong bin natin na to. Ang sukat po nung butas niya, yung bilog, ito yon, yung sa takip ng ating ginagamit na water bottle. Inilalagay ko dyan yan. Tapos, ginuguhitan ko po yan. Ito. Yan, guguhitan natin para magkaroon siya ng markings. Yan. Sa dalawa. Yan. Ngayon, meron na siyang parang pinaka markings niya, di ba? Yung bilog, yan. Yan. Ito, gamit itong ating pangbutas na Plyman. Itong USA pa kasi to. Ayan. Yan po yung gagamitin natin. Ito, panoodin nyo ako ha. Ito. Medyo delikado po ang paggamit ito. Kung mga 18 years old pababa po kayo, mas maganda magpatulong po kayo sa mas nakakatanda sa inyo. Kasi baka mamaya matusok po kayo, masugatan po kayo nito. Okay, ito na. Bubutasin na natin. Papakita natin kung paano natin siya binubuntasan. Ayan, nabutas na natin yung isa. Sa kabila naman tayo dito. Ayan, makita nyo. Medyo magandang pagkakabutas ko ngayon. Bilog na bilog. Diba? Kabila naman po tayo. Ayan, yung kabila natin, medyo hindi siya totally bilog. Ayan, pero okay lang yun. Kasi ang importante dyan, yung meron silang butas. Ayan, ha. So, ngayon, kapag nabutasan na yan, ganito na gagawin natin yan, syempre. Lalagyan na natin siya ng chicken wire. Ayan, katulad ng ginawa natin dito sa mas nauna natin ginawa. Ayan. Yung chicken wire, dapat iaano nyo siya, medyo ilalayo nyo sa ating bin para kapag nilagyan nyo po siya ng hamster, hindi niya mangangat-ngat yung mga butas na ginawa nyo kasi para mas tumagal yung lalagyan nyo dahil kapag ito, nakadikit yan, mangangat-ngat lang po nila yan hanggang sa mabutas nila, masama na nila yung pinaglalagyan nyo ng ribbit hanggang sa matanggal na nila yung takip, may chance pang makahula sila. So, paano? Ngayon, alam nyo na kung paano ko binubutasan yung ating bean cage, ha? Sana may natutunan kayo. Kasi yung iba, sinasabi, ang pambutas ko daw, cutter, o ewan, yung kung ano yung gusto nilang sabihin. Hindi po ako gumagamit nung ano, kasi medyo delikado po talaga yung cutter. Dati gumagamit ako nun. Ngayon po, hindi na. Simula nung nahanap ko tong pambutas na ganito. Yan. Kasi ito, na-adjust yung bilis niya, yung ikot niya. May mga, makikita niyo po, may mga numbering po yan, eh, no? Katulad yan, 5, may mga bilis po yan, pababa po yan, eh, no? Yan.
sa plastic na bin na ganito, ang lakas lang po na kailangan natin is 3. Kapag nilakasan nyo po kasi yun, pwede po itong matunaw sa sobrang lakas ng ikot ng ating pang ano natin, butas. So ayan, paano? Alam nyo na kung paano binubutas yung mga bean cage ha. So ayan. Kailangan nasa tamang ano rin yung kamay nyo para maganda yung pagkakabutas nyo. More practice pa yan. Ayan, makakabisado rin natin yan. Ayan. Diba? So paano mga hamster? Yun lang po.